Kupaya. And so good evening once again. So I call this meeting because I need to discuss to you the formulas in obtaining the crime rate and the crime solution efficiency, because this is part of your quiz, as I have already discussed yesterday, that after the topic you should be able to discuss, no, yung pong mga crime rate, no, or kaya nyong isolve yung pong crime rate, ano na rin yung pong crime solution efficiency. Okay, so I have already posted some of your quizzes, actually, no, pinost ko na yung inyong mga quizzes doon po sa inyong Google Classroom, at yung isa na nagsagot, I hope na wala dito, I'm dito, si Miss Kilip, eh medyo sobrang taas yung score niya kapag ka-over 10 yung pong quiz, no? Ka-over 10, mataas yung score niya, kaso over 20, kaya mababa yung score. And that's why I need to explain further the a method on how to solve the crime rate to include the formula, okay? So usually, this is also being given in the board examination, no? Okay? So let us proceed with this question, no? This is Q&A type with rationalization. So CTA has a total population of 255,000, and for a period of covering January to June 2004. No? So January hanggang June 2004. So it has recorded a total crime volume of 180. So 180 po yung kanyang mga, or yung pong index crime plus non-index crime, or yung pong tinatawag na crime volume. What is the average monthly crime rate in the CTA? Okay. So, paano nga ba isosolve ito, mga kapatid? Yung pong formula ng crime rate, okay, yung formula po natin ng crime rate, ano po yun ulit? Yung pong crime volume divided by total population times 100,000. So, isosubstitute ko lang naman siya. Diba? Diba, Miss Kulhi? Andito ba si Miss Kulhi? Parang wala yata. Ayan. So, isa-substitute nyo lang yung pong mga numbers doon po sa formula, di ba? Crime volume, asan ba yung crime volume dyan? Hanapin nyo, 180, di ba? I-divide nyo ngayon yan ng 255,000. Okay? So, tapos, yung result nyan is, ano yung result, mga kapatid? Yung result nyan is, i-times nyo ng 100,000. Okay? So ano yung magiging result niyan, mga kapatid? Ha? So 180. So gagamit po tayo ng calculator. Yan. So gagamitin ko na yung ating mahiwagang calculator, 180. Kasi yun po yung crime volume, di ba? So yun po yung nasa taas, 180 divided by population. Tandaan niyo, population po yung nasa ilalim. So divided by 255,000. Okay? Then, yung result niya, i-times nyo ng 100,000. Okay? So, that is around 70 something, no? 70.5. Sir, 70 po. Oo, 70. Tama, Miss Kulhi. Kaso nga lang, ang hinahanap po dyan is yung monthly crime rate. Okay? So, yung result niya, dahil monthly ang hinahanap, hindi po yung total crime rate or yung buong crime rate, sabi dyan, what is the average monthly crime rate? So, bibilangin mo yung buwan, January to June. Ilang buwan ba yon? January, February, March, April, May, June. Tama? So, yung pong result na 70.58824, divide mo ng 6. Kasi 6 months yung January. Kasi ang hinahanap is hindi lang crime rate, kundi average monthly. So, meaning to say, ang hahanapin mo is monthly. Tama? So, ilang buwan yung binanggit? January to June, that is divided by 6. So the result, ladies for gentlemen, is 11.76470666667. Okay, pa syempre i-round off nyo lang doon po sa 2 decimals, kaya ang sagot po diyan is 11.76. Okay? So that is the answer. Ayan. So ang idadagdag lang doon sa formula na dinistress ko na doon po sa ating video presentation, doon po sa YouTube channel, ay yung pong i-divide mo siya ng 6, kasi ang hinahanap po is average monthly crime rate, hindi po yung crime rate lang. Okay? Ma'am, may pa, may sumulat.
So, formula para sa crime rate, mga kapatid, ay crime rate is equals to crime volume or the total crime volume. Kung sinasabi natin na pag sinabing crime volume, that is index crime plus non-index crime. In short, lahat po ng klase ng krimen i-aagdod. Okay? Divided by the total population, tatandaan nyo po ito kasi yun po yung gagamitin nyo po. Then, multiply it by 100,000. Ngayon kung ang hinahanap po is monthly crime rate, bilangin nyo kung ilang buwan, then yun po yung i-divide nyo yung result ulit. Divide nyo ulit dun sa result. Ayan ang ginawa po natin. Any question? Miss Colhey? Question? Before we will proceed to the next question. Ayan, so makinig kayong mabuti ha. Makinig kayong mabuti. Kasi medyo may math po ito. Alam ko na kayo kasi ayaw nyo na math. Ito, math po ito. Okay, it is one of my favorite subject. Ayan. So dito naman mga kapatid. So itry nyo pong isolve ito, no? So in a city, 346,834 crime was reported in 2010. In 63 million population, what is the crime rate? So itry nyo pong isolve, no? Using the formula, no? That is 550. Try nyo lang isolve kung tama. I-substitute nyo lang yung pong ating given digit. Okay? So 346,000 divided by 63 million times 100,000. Tingnan nyo nga kung tama. Tama po, sir. 550. Oh, 346,000. So tama. Oh, nakakasunod ba mga kapatid? So, yes, I hope sir. Nakakasunod kayo because I have given 20 yes, items na halos solving po lahat. Okay? So please sure that you will be able to understand this crime rate formula, no? Ayan. So sa crime solution efficiency, wala nang problema, madali lang po yan. No? Next question. With a population of 195,000 and a crime volume of 2,540 in locality A, what is the crime rate? So letter A, 1,465.2. Letter B, 1,203.5. Charlie is 1,236. And Delta is 1,302.6. Okay, so what is the crime rate, ladies and gentlemen? I-solve nyo po yung crime rate before natin nakita yung sagot. I-try nyo pong i-solve para sa ganun masanay po kayo doon po sa formula. Di ba? So ano yung formula ulit? Crime volume. Kunin nyo yung crime volume muna, which is 2,540, then divide it by 195,000, then multiply it by 100,000. Ano yung crime rate? Anybody? Oh, madali lang naman yan. 2,540 divided by 195,000. Yung tao, no? Yung tao is 195,000. Okay. And then, ano yung magiging crime rate niyan mga kapatid times 100,000? That is letter D, sir. 1,302.6. Okay. Tama, no? Tama yun. Medyo matematisyan kaya ta konti. Di ba? So that is 1,302.6. Okay. So ganun lang po yung pag-solve ng crime rate. Ibig sabihin yan, ano ibig sabihin yan kung 1,302 ang crime rate? Sa bawat 100,000 na tao, meron pong nangyayaring 1,302 na crime. Ibig sabihin, kung 1,302 na crime sa 100,000 na tao, ang possible victim din po niyan is 1,302 or more. Kasi bawat crime ay may biktima. So pwedeng dalawa yung biktima, tatlo yung biktima. That's why, more or less, 1,302 din yung victim. Sir, excuse me, sir. Permission to speak, sir. Yes, of course. Sir, pakisabi po sa mga kaklase naman, paki-off yung mic. Hindi po kasi naririnig yung boses niyo, sir. Ayun, paki-offload yung mga mic, mga kapatid. Paki-mute nyo pagka hindi po kayo mag-reside. Yan. Para sa ganun, eh, marinig yun. Yan. Okay.
So, next question po tayo, no? The number of crime in 2010 is 180. In 2011 is 220. How many percent does it increase in 2011? So, ang hinahanap po dyan is yung increase of crime. Okay? Yan. So, increase in crime volume. Ilang porsyento? Pagka ang hinahanap po, mga kapatid, is percent. Okay? Lahat, yung huli ng formula nyo, i-times nyo po palagi sa 100%. Okay? So, basta ang hinahanap po is percent, ibig sabihin, yung huli doon sa formula, i-times nyo ng 100%. Tandaan nyo po yon. Basta percent ang hinahanap. Para po lumabas yung percent na gano'n, kailangan i-times nyo yung pong result ng pag-solve ninyo, i-times nyo ng 100%. Okay? So, paano po i-solve ito? Okay? Madali lang naman mga kapatid kung paano po isusolve ito. Dahil increase ang hinahanap, ima-minus nyo lang 220 divided 220 minus 180. Kasi yung 220, yung po yung 2011. So para makuha mo yung increase niya, 220 minus 180. Di ba? So 220 minus 180, ano pong result niyan? Kahit bata, alam na po yan, di ba? So that is 40. 40, divide mo lang yan ng lower number, that is 180. Okay? So 40 divided by 180 ilan? 0.22222. Okay. So 0.22222, di ba? So 40 divided by 180 ngayon, i-times mo ng 100 na. Oh. Kasi increase ang hinahanap, kaya ngayon i-minus mo yung 220 divided by minus 180. Kasi nga, ito yung 2011, ba? Ito naman yung 2010, yung 180. So, ang hinahanap po natin is increase, so that is 40. Okay, i-divide nyo ngayon doon po sa lower digit. 22.2. Ano ngayon yung pong increase, mga kapatid? That is 22.2%. Okay? So, yun po, tama po kayo. No? 22.2% yung po ang increase. Ibig sabihin, nung nakaraan, may lagkat 22.2% doon po sa 2011, doon po sa latest year. Ganon. Okay? So, yun na, natututo na kayo doon sa increase na yan. No? Ayan. By the way, could somebody take a photo yung medyo maganda-ganda yung gamit ng cellphone dyan para po doon sa ating documentation. Tapos, sinecheck ko kasi yan yung attendance. So, paano ba yung pag-solve ng okay. Ito po yung formula, pakicopya ninyo. Percentage increase is equals latest year yung pong 2011, ano? Minus previous year is 2010. Yan. So, yung pong latest year 2011 minus previous year which is 2010. So that is 220 minus 180. Divide it by the previous year, which is 180 again. Then, yung result niya, i-multiply nyo ng, tandaan, 100. Yung huli lagi, 100. I-multiply nyo ng 100%. Okay? Para sa ganun, maiwan yung pong percent na yan. So, kailangan, i-multiply nyo lagi ng percent po yan. Kung ang hinahanap po is percentage. Gets? Oh. So, ganun po, ano? Sa pag-solve sa formula, basta may percent sa dulo, ang last formula niyan is to multiply it by 100% to take the percentage. Okay? Or to get the percentage. Next. Another. There were 750 rape in 2010 and 928 in 2011. What was the average of the increase of crime rate? Letter A, 23.7. Bravo is 27.3. Charlie is 37.2 and Delta is 32.7. Okay, so dahil increase ulit yan, anong gagawin ulit? Higher digit minus the lower digit divided by the lower digit ulit times 100%. So 928, 2011 yan, okay, minus 250. So 928 minus 750, sorry. Minus 750. Okay, so ang result po niyan is 178. Divide it by? Anong i-divide niyo ulit? Lower digit, which is 750. 50. Manungay? Ha?
Oh, Manong, the result na 178 divided by 750 kakabsat, Manong. 0.23 kasi, di ba? I-times nyo ng 100 lagi. 0.237. Yan. So, i-times nyo lagi ng, kasi ang hinahanap is average increase. So, percent din po yan. So, the average increase is, ilan? 23.7. Parehas na yung formula, yung muna tataya. Parehas na dito niya. Kasi ang hinahanap po kasi is percentage increase, average increase. Yan. Okay? O, kaya po 23.7. Next question. 950 cases of theft and robbery in Municipality A. It is 20% of the province total robbery cases. How many cases of robbery does the province have? Letter A, 3,475. Bravo, 4,750. Charlie, 4,900. Or Delta is 5,700. So, anya ti answer na dita, Mr. Kabigat? Mr. Kabigat, can we try to solve? Kung kaya? I-on mo yung mic mo, kapatid. I-on mo yung mic mo, nakamute ka. Awan, sir, mali kaya. Awan pa'y formula na ako na mo ta. Sir, formula pa'y. Wait, oh. Kasi ano yung formula na naglaka rin ta? 950 divide it by 0.20. Oh. Ganun lang. Di ba? Kasi ang hinahanap po kasi is total number. Ang kaso daw sa isang munisipyo 950 eh 20% 'yon. Pwede mo rin naman na i-multiply yan ng 5. Di ba? Oh, kasi 100 divided by 25. So pwede namang formula 'yung 950 times 5. Ganun. O kaya mas maganda po ito. Yung pong number of cases, i-divide nyo lang doon po sa percentage. 0.20 po yan. So the answer there is 4,750. Kasano naala, Dijay? Di ba? Oo. O kasano naala? O 20%, di ba? So anong gagawin nyo? Ganito lang. Oh. Total number of cases is equivalent to number of given cases or big cases, yung pong naibigay doon na case, divided by percentage. Cash J lang. Wala nang dagdag. Okay, so paano yon mga kapatid? 950 divided by 20% yan. Okay? Kaya i-divide nyo ng 100 kaya magiging 0.20. Okay? So 950 divided by 0.20, manaw? 4,750. 50, sir. Yes, point yan. Kasi yung 20% na yan, anong gagawin nyo para matanggal yung 0.20, kakapsat? Para matanggal yung 0.20, i-divide nyo yan kasi ng 100%. So, ano ang mangyayari? Magiging 0.20. Ano nalaklaka nga, ikas tayo, no, kas ta lang, kabilan nyo lang ti point i-giant. Tapos i-divide nyo. Kasi lang, nalaka na. Diba? So, 950 times or divided by 0.20. Ganun lang. Oh, para makuha nyo yung total number of cases. Kasi yun ang hinahanap po kasi. Yung total number of cases. Yan. Ganun lang po kasimple ang math. Napakadaling pag-aralan. Napakagandang pag-aralan. That's why it is my favorite subject. Oh, that is mathematics, my friends. Yan. Sana all, sir. Yeah. So, that's it of our discussion for today's evening. Okay, unless you have any questions, because tomorrow we will meet again, same time, pero short lang, short meeting lang. Ayoko nung mahaba kasi mai-stress lang kayo. Awa mo lang maawatan yun, no, ating dugunay. Ba? Yes, sir. Oh, tapos maibos pa yung data yun. Yan. Sir, na-pause po ba to sa YouTube, sir? Ipo-post pa lang kasi kaka-discuss pa lang natin. Pero meron na akong pinost doon yung pong general formula, meron na yung pong nasa crime clearance efficiency ganun. Sa crime clearance efficiency, what you will have to do is just to substitute the digits, no? Yung pong nasa formula. So madali lang. Okay? So kindly read chapter 5. So, chapter 4, patapos na tayo. Chapter 5, basahin nyo na.
Then later on we will be having chapter 6. Yan. And sa Lunes pala magkikita po tayo, no? Sa Lunes for observation daw, you observe daw kayo for your recitation, diba? At saka sa discussion. Ayan. So okay. Sa Friday, sir. Hindi na daw sa Friday, but we will meet still on Friday, but around 5 o'clock again, 5 p.m. para mas stable yung connection natin. Ayan. Okay, sir. So we will meet every 5 p.m. for short discussion, no? Para hindi tayo mag-discuss ng 2 hours kasi 2 hours yung nasa 2 hours yung nasa schedule ninyo eh na mag-meet tayo 2 hours, but we will only meet for a few minutes. Okay, then the rest you will use that in order for you to answer the questions or quizzes that is provided in your that is provided in your Google Classroom. Kasi marami yung quiz ninyo, then marami pa kayong long quiz. Siguro before the end of the semester, siguro makaka 25 quizzes po kayo. And 25 quizzes. Then yung comprehensive quiz ninyo, expect na at least sa mga 400 to 500 points yung inyong comprehensive quiz. Okay, so ganun lang kakonte yung comprehensive quiz ninyo. 400 lang. Kasi ayaw daw mabigla eh. Kaya lang, sir. Yes, yes. Supposed to be. Sila lang mo, sir. Kayang-kaya niyo. 400 tapos lang. Mm-hmm. Kasi alam ko naman magagaling kayo, kaya sinabi ko lang. Ganun ang paghanga ko sa mga IQ ninyo. Di ba? Hindi ko iniisip. Pero kaya ba, sir? Kaya? Siyempre, kayang-kaya. Di ba? Kinaya na nga nung mga natapos eh. Ibig sabihin, kayang-kaya nyo, di ba? Yung mga students without quizzes and activities. Ha? Sino po yung mga estudyante na ina-announce mo, sir, kanina na walang quizzes pa? Ayun, yung mga na-announce. Ano na lang, sir? Ipopost mo na lang yung mga bawal estudyante daw na may meeting. Yung mga sa ano? Sa group. Yung mga hindi nakagawa ng quizzes, kahit gagawa yung mga yan, minus, siyempre. Para naman doon, para fair naman, para magbigay lagi sa time. Diba? Pero, kasi kapag pwede palang malate, di sana na-late kayo lahat tapos minsanan yung gagawin. So, to be fair with them, yung pong lahat na nalilate kasi ay meron agad deduction po yun, mga kapatid. Diba? May deduction. Dati-dati, hindi na ako tumatanggap ng mga quizzes na late. Yan. Pero dahil pandemic, tumatanggap naman ako. Kaso nga lang, ang kanilang maximum points na is 70% of the total number of items. Diba? 70% lang. So, ibig sabihin, kung over 100 yon, kahit na naka-90 sila, 70 lang ang pwede na score nila. Diba? So, kapag ka meron kayong miss, automatic po yun. Pagka na-late po kayo ng at least 5 to 10 days, automatic na yun na 70% lang yung pwede nyong makuhang maximum points. Pero napakadaling pumasa dito sa IPSO, nakita ko. Kasi merong agad kayong 50 points. Hindi pala 0. Ibig sabihin, ang formula zero na... 0 is to 50. 0 is to 50. Hindi po siya 0 is to 0. Kasi nasanay ako buti sa formula 0 is to 0. So supposed to be, ang mga grades ninyo, ang highest ninyo dapat is 81 lang. Diba? Kasi siniro-siro ko. Si 0 is to 0 dapat. Kaso nga lang, nung binigay yung formula sa akin, yung 71 naging 80 plus. O, kaya halos konti na lang yung bagsak. Kaya sabi ko, madali pa lang pumasa as long as gumagawa ka ng activities. Yan, talagang babagsak ka lang pagka wala kang activities. By the way, muntik kong makalamutan. Ano? One of your activities, you can do it by group for support also of your alumni. Yung mga may kakilala sa inyo, pwede kayong mag-group na. Then ilagay nyo na lang yung mga pangalan nyo doon sa start ng video. Then just give a motivation to those who will take the board examination this coming December 12, 13, 14. Okay? So gumawa kayo ng video, at least a short video clip lang, mga siguro 3 minutes can do. 2 to 3 minutes lang. 2 to 3 minutes na video motivating yung pong mga seniors ninyo. Para pagka nag-fourth year naman kayo, imamotivate naman kayo ng fourth year. Para sa ganun, pagka nakita yung mukha nyo, di ba? Meron palang mga humahanga sa akin na ganun kakakikyut na mga bata. Kahit wala akong tiwala sa sarili ko, may nagtitiwala para sa akin na kayang-kaya ko. So, ganun, no? So, that will be one of your requirements in support to those who will take the board examination, because so one of our last topic will also be 11131, that is passing the board examination, no? So please
do a video motivating those who will take the board examination on December and kindly pass it before November 25. Pwedeng by group, ano, kunwari, kila Miss Buhong, magkakasama kayo dyan. Kunwari, lima kayo. So, by group na yung greetings sa mga, or motivational message nyo doon sa mga mag-take ng board. Si Miss Kulhi naman, kung may kakilala ka dyan, na kasama dyan, o kaya naman, pwede naman via Zoom. Pwede kayong mag-Zoom, then give your message. Gawan nyo ng video, i-edit nyo konti, yung medyo maganda-ganda konti. Of course, yan. Tsaka nyo ipas sa akin, then isi-send ko doon sa review director ng Crimson Review Center. Okay? So, motivational message lang mga kapatid. Yan, pwedeng general, then pwede kayong mag-specify. Diba? So, pwedeng general na i-motivate nyo silang lahat. Ganun. Tapos pwede naman ninyo, after nung general message ninyo, pwede nyo, kunwari may kakilala ka, di ba? Kunwari si Hazy Joy Dumang Galon, tama ba? O may kakilala ka, yes, sasabihin mo doon sa video mo, di ba? Kuya, ganito, naniniwala ako sa'yo na kaya-kaya mo yan. Yan, ganun. Na marapit mo nang maabot ang iyong pangarap, ganun-ganun. Ba, depende na kung ano yung gusto nyong maging message. Okay? So, so much with that. Thank you very much for your participation, ladies and gentlemen. Good day and good night po sa inyong lahat. See you again tomorrow, 5 p.m. Thank you. Good day and God bless us all. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. You may now leave or we will end now.